はい。Okay, so ayan, okay, live po muli tayo ngayon mga kapatid at welcome 2024 sa ating Indepence page. Ayan, so inaanyayahan po namin kayo na tayo ay magdilay at makinig po sa ating panayam na ito na ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Sis Cynthia. So bago po ang lahat, pa-share po muna ng ating live at kung meron nga tayong mga question sa ating topic po ngayon ay sasagutin po. So Q&A na po talaga ito with answer na talaga siya. Pa-share po muna ng ating live at ayan. Napakaganda po nung ating ano ngayon. So ito po ay bihira, maaring ang topic na ito ay talagang nababasa natin or talagang napag-aaralan natin pero hindi po siguro lahat. So ngayon ay napakaganda po tong ating topic na to, Q&A about church doctrine. So yan, about church doctrine po ha. Ayan, so Q&A tayo. So yung hindi po mga masyadong nakakapagbasa, nakakapag-aral dahil sa busy sa kanilang mga buhay sa pang-araw-araw ay ayan, pwede niyo po ditong mapakinggan itong ating church doctrine. Ayan, so ito po ay bihira natin na maitapik sa mga ganito na napapakinggan lang natin pa isa-isa or nababasa natin pa isa-isa. So ito ay siguro mostly po yung ating mga church doctrine. So ayan, hindi na po siguro natin patatagalin at ibibigay na natin kay si Cynthia para masimulan na yung ating panayam na to. Si Cynthia. Okay po, napakagandang gabi po ulit sa ating lahat. At ang aking babasahin po ngayon ay mga question and answers po about church doctrine. So una, name the five precepts of the Catholic Church, the five minimum spiritual commitments required of every professed Catholic in communion with the Church. So ano-ano daw po yun? So ang sagot, the precepts of the Church are found in the Catechism of the Catholic Church citation in 2041 to 43. Number one, to attend Mass on Sunday, on the holy days of obligation, and to rest from service, labor, and at these times. The faithful are required to attend the celebration of the Eucharist every Lord's Day, Saturday Vigil, or Sunday Mass, and the holy days of obligation as established by the bishops in the liturgical calendar, unless excused for a serious reason. So, halimbawa, may sakit. So, yun lang po yung mga excuse. And number two, to confess your sins at least once a year according sa Catechism 1457 and 2042. Number three, to receive the sacrament of the Eucharist at least during Easter season, Catechism 1389 and 2042. Number four, to observe the days of fasting and abstinence established by the Church, Catechism 2043. And number five, to help to provide for the needs of the Church, Catechism 1387, 1438, and 2043. Question number two, what is the foremost of these precepts? Answer, the Eucharistic sacrifice. Catechism 2177, the Sunday celebration of the Lord's Day and its Eucharist is the heart of the Church's life. Sunday is the day on which the Paschal mystery is celebrated in light of the apostolic tradition. It is to be observed as the foremost holy day of obligation in the universal Church. Quotation from Canon Law, Codex Iuris Canonici, Canon 1246. Number three, what is a solemnity? Answer,
A solemnity is the highest liturgical rank of a feast in the ecclesiastical calendar. Question number four. How many solemnities are celebrated in the Universal Roman Catholic Church? Answer, there are 14. So ano na po ba itong 14? Can you name the different feasts that are declared as solemnities? Answer, in addition to the movable feasts like Easter and the Feast of the Pentecost, 14 solemnities are celebrated in the Universal Roman Catholic Church. These 14 solemnities includes Feast of the Mother of God, January 1, Epiphany, January 6, Feast of Saint Joseph, March 19, Feast of the Annunciation, March 25, Trinity Sunday, first Sunday after Pentecost, Feast of the Holy of the Body and Blood of the Lord or Corpus Christi, the Thursday after Trinity Sunday, Feast of the Sacred Heart of Jesus, the Friday after the second Sunday after Pentecost, Feast of Saint John the Baptist, June 24th, Feast of Saint Peter and Paul, June 29, Assumption of the Blessed Virgin, August 15, Feast of All Saints, November 1, Feast of Christ the King, last Sunday of the ecclesiastical year, Feast of the Immaculate Conception of the Virgin Mary, December 8, and the Feast of the Nativity of Our Savior, Christmas, December 25. In addition to the solemnities of the Universal Church, many Catholic parishes across the world now includes the option of optional observance of the Feast of the Divine Mercy on the first Sunday after Easter as part of the local liturgical calendar. The holy days of obligation are these feasts among the solemn feasts which are to be observed by the faithful by attendance at Mass and to rest as far as possible from unnecessary work. The number of dates of the holy days of obligation vary among the different Catholic nations of the world. On these special solemnities, every parish pastor is required to offer special Mass for the parishioners in honor of the feast day. See Catechism 2043 to 177 to 180 to 185 to 187 to 188 to 192 to 293. The Conference of Bishops can abolish certain holy days of obligation or transfer them to a Sunday with prior approval of the Apostolic See. Under this rule, certain holy days observed in many countries have been moved to the next Sunday, while others have been eliminated as required holy days. Question. What days are established as holy days of obligation in the Philippines by the CBCP? Answer. There are three holy days in the liturgical calendar in the Philippines. In addition to the Sunday obligation to worship on Lord's Day, there are currently three other annual holy days of obligation celebrated in the Roman Catholic Church in the Philippines. It is a serious sin to purposely neglect the celebration of any one of these feasts. See precepts number one listed above. So, with reference to Canon Law 1246, the following feasts are the holy days of obligation in the Philippines. Number one, celebration of the Eucharist on the Lord's Day every Sunday. Sunday is to be observed as the foremost holy days of obligation in the Universal Church, Catechism 292. Number two, Feast of the Immaculate Conception. December 8, the conception without original sin of Mary, the Mother of God. And number three, Feast of the Nativity of Our Lord, December 25, celebration of the birth of our Savior. Number four, Feast of Mary, Mother of God, on January 1st. The feast celebrates Jesus' meanings, circumcision and entrance into the Old Covenant Church on the eighth day after his birth, Leviticus 12, 1-4 and Luke 2, 21, and honors his Virgin Mother.
Question 7. Is it a mortal sin to purposely choose to neglect worshiping on Sunday or the vigil on Saturday evening day? The answer is yes. See Exodus 28:11, Deuteronomy 6:12-12:1, Catechism 21:81. Jesus Christ labored for the salvation of mankind and arose from the dead on the third day, on the day that Christian offer God worship since the first century AD. Acts 27. Question 8. What is a dogma? What is a doctrine? The word dogma means truth. The word doctrine means teaching. Any truth taught by the church as necessary of acceptance by the community of the faithful is a doctrine. A dogma and dogma are those doctrines which the church proposes for belief as formally revealed by God. Question 9. What are the four Marian dogma? Number 1, the perpetual virginity of Mary. The perpetual virginity of Mary of Nazareth is expressed in three parts: in her virginal conception of Christ, in giving birth to Christ, and her continuing virginity after his birth. Catechism 396 and 510. Number 2, Mary, the mother of God. That Mary was the mother of Jesus, who is God, was defined as dogma at the very city where Mary had lived for several years, at the Council of Ephesus in 431 AD, Catechism 495 and 509. Number 3, Immaculate Conception of Mary, that Mary of Nazareth was conceived without original sin, was defined as dogma by Pius IX in 1854, Catechism 491 to 492 and 508. And number 4, the Assumption of Mary into Heaven, that Mary's body did not experience corruption but was assumed into heaven, was defined as dogma by Pope Pius XII in 1950. See Catechism 966 and 974. Question 10. According to the Catholic teaching, what are the four aspects of salvation? According to the teaching of the Catholic Church, is salvation a one-time event or an ongoing process? Answer, the four aspects of salvation are justification, sanctification, redemption, and forgiveness. Salvation is a process with many points of justification along its individual's faith journey to the gates of heaven, the eternal salvation. Next, the past, present, and future dimension of salvation. Ito po na-discuss na po ito dati. Hindi ko na po ito isis. 11, what are the three disciplines of the Lenten season that every Catholic Christian is to observe? Answer, prayer, fasting, and almsgiving. Catechism 540, 1095, and 1438. Question 12, how long does Lent last? What is the purpose of Lent? Answer, 40 days. Catechism 540. Lent is a time of repentance and purification through acts of penance in preparation for the celebration of Easter. During this time, the faithful of the church unite themselves to Christ and share in the mystery of his 40 days in the wilderness in his test of temptation by Satan. In Matthew 4:1-11, Mark 1:12-13, and Luke 4:1-13. Question 13. Can you name the seven sacraments instituted by Christ to sanctify believers, to build up the body of Christ, to instruct, and to give worship to God? Answers: baptism, confirmation, chrismation, 3, Eucharist, 4, reconciliation or penance, 5, anointing of the sick, 4, 6, holy orders, and 7, matrimony. See Catechism 1113. Question 14, which of the sacrament, in addition to grace, leave an indelible mark or seal by the Holy Spirit on one soul in which Christian shares in Christ's priesthood
and is made a member of the church according to different states and function. Answer, baptism, confirmation, and holy orders. Catechism 11:21. Ayan po, dito na po nagtatapos ang aking maikling binasang Q&A. Maraming salamat po sa pakikinig. Okay, so doon na ba yun, si Sincha? Ang ganda pa Oo, naman. ganun lo yung kaigsik. OMG. Ang ganda pa naman. Okay, so dyan po nagtatapos yung ating paglalahad ng ating mga doktrina na dapat nating i-observe, sundin, panampalatayanan. So thank you very much po si Cynthia. Yan, napaka ano, napakaganda nung presentation. So ayan, medyo bitin pero sum up to ha. Talagang sum up siya nung ano, nung lahat ng ating doktrina nga tsaka yung dogma. So makikita naman natin lahat yung paghihimay nito or yung lahat ng paliwanag na to sa marami po tayong mga ano, mga pangalan nito, mga dokumento para makita po natin yung mga sinummarize na mga doktrina na dapat nating alamin at panampalatayanan. So ayan po yung sa ating sa mga CCC, sa fundamental belief natin, then yun sa ating yung po sa ating pangalan nito, yung pong ating ano, yung ating nawawala ako sa ano. Sorry po. Nawawala ako sa aking sinasabi. So dun po sa ating constitution, sa dogmatic constitution natin, ayan, yung binabanggit dun during discipline during Lent. Ayan, nakaisa-isa po yan doon. Tapos lahat na nakapaliwanag doon. Then syempre yung totality ng ating pananampalataya na to ay talaga mababasa natin sa CCC. At yung CCC na to ay meron tong, alam ko meron tong apat na structure. So yung bahagi niya is yung mga doktrina, yung liturgy, tapos yung kautusan, yon yung Ten Commandments andon, doon sa Faith and Morals, tapos prayer. Ayan. So, yan, kung hindi po ako nagkakamali, ha, ayan. So, kung titignan po natin at pag-aaralan natin, ang pananampalataya Katoliko ay talaga pong napakayaman sa lahat ng aspeto na dapat na sundin ng isang mananampalataya. Kumbaga, narito yung paghuhubog sa atin. Paano ba tayo sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na ang magiging daan natin para tayo ay makapiling natin siya dun sa langit na kanyang ipinangako. So ito yung magiging guide ba natin? Kumbaga, ito yung magiging guide natin para makapunta tayo doon sa kaharian na kanyang ipinangako sa bawat isa. So I think lahat naman ng may naniniwala sa Diyos, iba-iba man yung ating mga pinaniniwalaan, na talagang merong mga doktrina na sinusunod. Ayan, hindi po pwedeng wala. Kung hindi, hindi natin parang walang saysay kung wala tayong susundin na mga kautusan. Hindi pwedeng wala. Kumbaga, sa isang gobyerno katulad natin na meron tayong mga panuntunan, meron tayong mga batas na sinusunod. Kumbaga, dun sa pag-govern sa atin na yon, ay kailangan talaga na merong panuntunan o merong mga batas. Same, siyempre, ganun din talaga sa ating Panginoong Diyos kung paano tayo
yung ating daan or yung ating tinatahak papunta sa kanya. At ito yung ating mga doktrina nito na gagabay talaga sa atin para makapiling natin siya. So yan. So medyo bitid man pero siguro talagang yung mga paliwanag noon nandun. Ayan. So okay. Announcement na lang po siguro. Announcement po siguro tayo bago tayo mag-ano. So sa darating po na Saturday, ayan, tuloy na po yung aking debate with tawag ba dito? Yung siguro offshoot talaga. SDA part din po siya ng SDA. So Trinity po yung aming yung aming discussion. So abangan niyo po yan. Talagang nagre-ready po talaga ako dito at seryoso po ako talaga dito dahil through in God o banal na santatlo at iso yun sa pinakarurok ng ating doktrina o yung ating dogma. So yung Trinity na to. So talagang nagsusumika po akong mag-aral. So kahit na sabihin natin yung kausap natin ay talagang medyo hindi ko rin maintindihan yung kanilang pinananampalatayanan. Pero ang akin dito, since na tayo yung hinamon, ay didepensa lamang po ako sa ating kanyang mga pinamamalian tungkol sa Trinity. Diyos na talaga itong pinag-uusapan na to. At syempre yung ating katuruan, yun lamang yung aking ilalatag dito. So humingi po ako sa inyo ng dasal. Talaga pong hindi man ako po ay kahit sabi mo matagal na dito sa apologetic world, pero ngayon lang po ako talaga nakakasalang sa mga debate na to at seryoso po talaga ako. Seryosong seryoso po talaga ako sa ganitong mga discussion. Kasi dahil kung dati nanonood, nagmo-moderate or talagang nakikinig ka lamang, ngayon po ay talagang medyo ano po, nakakapanginig din dahil syempre, yung kaba hindi ko pumalis pero alam ko na hindi ako pababayaan ng Banal na Espiritu, ng Banal na Santatlo para sa laban na ito. So hinihingi ko po ang inyong dasal para po mailatag ko ng maayos at walang magiging kontra doon sa nilalatag ng ating simbahan tungkol sa pananampalatayang Trinidad. So ayan. So bukas po abangan nyo din, magkakaroon po ng topic yung ating kapatid na si Brother Prince Dominic Ugalde. Abangan nyo po yan. Bukas po siya naman po yung ating magta-topic. So ayan. So again, maraming maraming salamat po sa inyo at ngayon po ay another year para sa atin po lahat at nawa po hinihiling namin from the Independence of the Truth family na patuloy po tayo na makinig kapag po meron tayo ditong mga debate, meron po tayo ditong mga panayam or yung mga topic po natin at sa iba pa po nating kapatid. Dahil marami po tayong matututunan. And hopefully, sana po maanuhan ko pa rin ng aking schedule. Gusto ko rin po mag-live at tapos maghanda po ng kahit mga short ano lang ng ating pinananampalatayanan or kung ano pa po yung ating pwedeng ipayag dito. At ganoon din, inaanyayahan ko po kayo lahat kapananampalataya or hindi man po ay bukas po ang ating Independence of the Truth. Bukas na bukas pa rin po para sa inyong lahat. Kung gusto nyo pong magpahayag dito or magpasket po ng inyong mga debate. Okay po? So, open po at syempre ang moderator, kung may dala po kayong moderator or kung wala naman po ay I can moderate po. Yan. So, ang ginagamit po namin na rules para sa debate is yung sa DepCon.
Yan, sa debaters convention. So, napakaganda po nitong rules na to. Talagang hindi talaga siya bias. So again, open po ang defense of the truth para sa mga talakayan, pagpapahayag, debate, at sa lahat po na magbibigay din ng mga panayam or yung mga topic nila, open na open po ang defense of the truth. At sa mga life testimony, open na open din po ang ating programa na ito, message lang po kayo sa amin dito sa In Defense of the Truth page. Ayan. So, dyan po din sa ating, kung gusto nyo pong mapanood yung iba pa po nating mga pagpapahayag ng mga doktrina debates, ayan, subscribe po kayo sa yes, meron pa po kami pala isang channel, yung The Defense of the Truth, so medyo hindi ko na po minsan talaga naiintindi. At syempre po yung In Defense of the Truth YouTube channel po natin, please subscribe and follow po yung ating subscribe and share po nung ating In Defense of the Truth YouTube channel. Ayan, napakarami po, hundreds of debate of Brother Mel at sa iba po nating mga kapatid, at yung mga topic po, ayan, so yung mga topic din po ni Sir Manny nandun din po, napakaganda, super talaga siya, talagang ang daming mong matututunan. Ayan, ganun din lalo na po yung mga ibinibigay namin dito na mga topic ay galing po talaga yan dito sa ating mga magagaling na apologies. Yung ating mga presentation po dito ay nanggaling po yan lahat sa, ang source po natin yan syempre lahat pa, ay sa ating mga katuruan. Ayan, hindi po pwedeng hindi. So, maraming salamat po. Abangan nyo po ha, Saturday 8 p.m. Live po yan dito sa In Defense of the Truth, dito po sa Zoom na gaganapin. At syempre, naka-simulcast po tayo sa Russia TV. Ayan. So, siya po yung aming moderator. Ayan. Abangan nyo po yan Saturday. Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat si Sinja para sa iyong pagbibigay ng panayam. At syempre po kay Ma'am Angie. So, patuloy po ang ating gawain dito sa In Defense of the Truth. Lalo na po yung ating, syempre, pagnunubina. At pasensya na lang po pagka minsan ay wala po tayo. Lalo na po sa last week ng ating January, bilang isang manggagawa po ng aming parokya, ay meron po akong 9 days na Bible enthronement sa bawat barangay po. Kaya parang medyo mawawalan po tayo ng live sa gabi ng 9 days. So, pasensya na po talaga. At nakakommit din ako dito sa aming Paris. So, Bible month po ang ating ang magiging gawain ko po sa last week. Mag-uumpisa po ako ng January 21 hanggang 29 po ng January. 9 days na sa gabi-gabi po na sa bawat barangay po ako mag-i-enthrone po ng Bible. So, ayan. Sa 28 po, I think Sunday, yung last Sunday po niya ay yun po yung pagbabasbas sa mga Biblia. Kung meron pa po kayong mga hindi nababasbasan ng mga Biblia, bumili kayo or pabasbas, yun po yung ating oras ng talagang pagbabasbas ng ating mga banal na kasulatan. Or kahit naman po hindi, pero ito yung kumbaga, kasama ito sa ating pagsiselebra sa ating salita ng Diyos. Ayan, at ito nga din po yung ating Biblia. So again, maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So let's pray na po. Ayan, so maraming salamat po. Sincha, huwag mo na kayo lalabas. So, let's pray na po sa ating pagtatapos ng ating gawain po na ito. Ayan. So, kung sinisimulan po natin ang ating gawain po sa pang-araw-araw nating buhay, ay tatapusin din po natin ito ng panalangin. Ayan. So, let's pray po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na pinagmumunan ng lahat at pinagbubukulan ng buhay,
niluluwalhati at sinasamba ka namin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Higit lalo na po ang biyaya ng kaalaman upang mas maunawaan namin ang aming pinananampalatayanan. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong paggabay sa bawat isa sa amin. At nawa po ay lagi po kami pakalakasin ng iyong pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin at patuloy na pagtuturo ng iyong banal na espiritu at sa kanyang paggabay upang kami ay maging malakas sa pagharap sa lahat ng hamon ng buhay. At ganoon din, Panginoon, muli lubos kaming lumalapit sa iyo para sa aming mga kahilingan sa buhay, lalong-lalo na po yung aming mga kapatid na talagang humingi po ng panalangin para po sa kanilang mga kagalingan, ng aming kapatid na si Sister Liz, si John Paul Concepcion, at sa lahat po ng aming mga kapatid na sa mga oras na ito ay nagdaranas ng hirap tulad ng sakit na cancer. At ganun din po, Panginoon, muli nihiling namin sa iyo na kami ay lagi mo pong gabayan sa lahat ng aming mga gagawin at sa lahat ng aming mga iisipin at gagawing desisyon sa buhay. Lagi ka pong manguna sa amin, Panginoon. At ang gawain nito, Panginoon, muli sinasamo namin sa iyo na lagi mo pong ilukob ang iyong banal na espiritu upang kami ay turuan at gabayan ang gawain na ito. Ang lahat ng ito ay hindi po namin magagawa, Panginoon. Ang lahat ng aming mga naisin gagawin sa buhay at lahat ng aming mga desisyon na aming iisipin sa aming buhay ay hindi namin magagawa kung kami lamang, Panginoon. Kinakailangan namin ng iyong grasya, ng iyong pagbibigay sa amin upang maharap namin ang lahat ng aming mga kahilingan, ang lahat ng aming mga pagsubok sa buhay. Alam namin ikaw lamang ang makagagawa ng lahat ng aming mga ninanais sa buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po at nawa po ay maghari sa bawat isa ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos at lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at na aming Panginoong Diyos na nabubuhay at naghahari kasama ng Banal na Espiritu magpa sa walang hanggan at sa walang sawang pamamagitan po ng aming Inang Birhen Maria at ng kanyang sposong si San Jose at sa lahat po ng iyong mga banal sa langit. Amen. Salamat po at isang mapagpalang gabi po sa ating